Kung nakararanas ng problema sa mental health, makatutulong daw ang pagtakbo o jogging na may parehong benepisyo raw sa gamot ayon sa isang pag-aaral. Narito ang report ni Von Aquino. Ang mga may problema sa mental health, karaniwang nire-resetahan ng antidepressants. Pero sa pag-aaral ng Vrije University sa Amsterdam sa The Netherlands, napag-alaman na ang pagtakbo ay nagbibigay rin ng parehong benepisyo. Sumalang sa pag-aaral ang mahigit 100 may depression at anxiety. Pinapili sila kung iinom ng antidepressants o sasali sa in-group based running therapy sa loob ng 3 buwan. Ang resulta, bukod sa parehong ibinigay na benepisyo ng gamot at pagtakbo, nag-improve din ang pisikal na kalusugan ng mga pasyenteng tumakbo. Pero ayon sa isang psychiatrist, ang pag-ehersisyo ay bahagi lamang ng treatment plan. The physical activities or running or jogging can be one part only of feeling good. But if you have depression, because it's a clinical disorder, no yan na hindi ka iinom ng gamot. Especially if your depression is into moderate severe forms of depression. Kung stressed o burnout lang sa trabaho, magandang maidudulot ng exercise. Endorphins are coming out. Meaning to say our happy hormones, no, are also parts of the feeling na I have accomplished something. Bahagi na nga ito ng routine ng young professionals na sina Ivan at Hannah. Nakaka-relieve ng stress. It also boosts my confidence. Payo ng isang fitness coach, alamin muna ang iyong overall health condition bago mag-exercise. Minsan karamihan maraming mga kababayan natin na napapahamak sila instead na maging maayos ang ano na, kasi hindi nila alam. Depende sa purposes mo kung ano yung gusto mong ma-achieve. Kung walang medical condition, pwede na mag-ehersisyo kahit sa bahay. At mag-improvise ng gamit. Mag 5 to 10 minutes jumping jack o jogging in place bilang warm-up. Sundan ng squat and press, front and side raises, at bicep curl. Hinay-hinay lang muna kung nagsisimula pa lang. Von Aquino, nagbabalita para sa GMA Integrated News.